And we're back dito pa rin sa Taong Bahay, mga bay. At sa totoo lang, kami ay nagagalak. Mm-hmm. We're so honored. Correct. Dahil kasama natin ang isang premyadong direktor. Iginagalang ng lahat, lalo na sa industriya ng show business. Dahil sa inaantay natin, the most anticipated. The most awaited. Ang direktor, si Direk Joel Lamangan. Good morning po sa inyo. Bata pa pala kayo? Hindi naman po, 81. Talaga po. Kasi, ngayon ko lang siya nakita in person. Dito, ako din. Bata pa. Kasi based on dun sa dami na nagawa na yun. Ayan, mag-aabay. At talakayin na natin yung tungkol dun sa pelikula. Felix Manalo, the movie. Nung i-offer po sa inyo na kayo ang mag-direct nitong Felix Manalo, the movie, what was your first reaction po? Hindi ako makapaniwala dahil napakalaking proyekto. Isang malaking karangalan na ibigay sa iyo ang ganung kalaking proyekto. Lalo na sa panahon ngayon, walang gumagawa ng pagkalalaking proyekto kagaya nito. Kaya nung ako'y binigay ang pagkakataon ngayon, pinagpasalamat ko. Sabi ko, maraming salamat na binigay sa akin. Siyempre, na-surprise muna ako. Pero nung nag-settle down, I thank the Lord. I thank everybody. I thank those connected with the film sa pagkakataon binigay. Direct question. Curious lang ako. Pagkabigay sa inyo po nung proyekto, gaano kataga before? Agad-agad ba ito na, ay gusto ko to, gagawin ko to? Or how long? Matagal po dahil maraming research na kailangan dyan. Dahil ito'y nangyari noong 1800 hanggang 1963. Hindi po madaling magawa ng pelikula na nakabatay sa buhay ng isang totoong tao at isang dakilang Pilipino pa man din. Kaya marami pong research, ginagawa po pong script, maraming bine-verify ng mga facts at historical data bago ito po'y nagawa. Siguro po, pagkaraan ng 8 buwan o 9 buwan bago po namin naumpisahan. Ay, ganun po. Paano kayo nag-i-internalize? Kumbaga, hindi lang naman doon sa mga aktor nag-internalize po sila, pero kayo rin po ba? Meron pong masusing pag-aaral, siyempre, bago kayo gumawa ng isang pelikula, bawat isang eksena ay pinag-aaralan. Maraming kinukonsulta. Ang pelikula po, hindi lamang isang tao ang gumagawa. Ito po'y pinag-iisipan ng maraming mga artist sa isang pelikula. Andiyan po ang production designer, andiyan po ang cinematographer, andiyan po ang writer, andiyan po ang creative producer. Lahat po yan nag-uusap-usap upang maibigay ang katuturan ng isang tamang pelikula, tamang eksena. Opo. Ano pong masasabi niyo kay Dennis Trillo bilang Felix Manalo? Siguro before yun, curious ulit ako, you were involved pati po dun sa selection po ng mga gagana po. Opo. As a matter of fact, ako po ang pumili kay Dennis Trillo kasama ang Viva. Pinili po namin si Dennis Trillo dahil marami na po akong beses nakapagtrabaho kay Dennis. Ako po ang nakapagbigay sa kanya ng Grand Slam. Kaya alam ko na sa kabataan ngayon, isa sa pinakamahuhusay si Dennis Trillo. Kaya siya po ang binigyan namin ng pagkakataon. Hindi naman po kami nabigo. Dahil habang ginagawa ang pelikula, napansin ko daan-daan nagiging kamukha siya ni Felix Manalo. Sobrang internalization yung nangyayari. At mahusay po siya. Napakahusay po. Gaya ng alam ng marami, si Direk, hindi naman siya member of the church. Hindi pa po. Opo, hindi pa po. At so paano po ang ginawa po ninyo para talagang maging makatotohanan? Masusing pag-aaral po. Dahil hindi naman po ako baguhan. Dahil ang kapatid ko naman po ay kapatid. Ang kapatid ko po ay kapatid. Diakono po siya. So, na-expose po ako ng mas maaga. Pero dahil nung nag-aaral na po ako sa Universidad ng Pilipinas, medyo nahiwalay po ako ng kaunti. Hindi po ako bago. May masusing pag-aaral po ang ginawa ko kasama po ng iba pang mga artist involved sa production na hindi kasapi sa iglesia. At inalam namin ang mga bagay-bagay na dapat malaman upang makabuo ng pelikulang ihahatag namin sa lahat ng mga taong maanood. Of all the scenes na ginawa po doon sa pelikula, ano po yung masasabing ninyo na
talagang aabangan, kailangan nilang abangan, talagang memorable itong mga scene. Wala pong isang eksenang mapipili. Lahat po'y kaabang-abang. Dahil po'y malalaki ang mga eksena at lahat po'y period. Wala nang pong nag-exist na 1800 at 1963. Lahat po'y ginawa. Lahat po'y inayos, ginawa upang mabigyan katuturan ang mga eksenang hinihingi nung script. Mahabang mga diskusyon po ang nangyayari bago po isa. Hindi lamang po ako ang director dito, ho. Mayroon pa po mga assistant directors ako. Sila Julius Alfonso, na nung ako'y nagkasakit ay nag-take over. Hanggang bumalik ako, si Arman Reyes. Marami pa po kami rito na gumawa ng, hindi lamang po ako. Ayokong ikunin ng credit na ako lamang po ang gumawa nito. At ang aming creative producer na napakahusay, si Doc Serge, andyan po siya parate upang umagapay sa amin. Ito po'y kolaborasyon ng maraming tao upang mabuo ang isang magandang pelikula. Bali, ilang buwan niyo po talaga ginawa itong pelikulang ito? Aba, siguro 8 na buwan. Matagal po. Matagal. Napakatagal nun sa isang ordinaryong pelikulang Pilipino. Hindi po. Usually 3. Usually po, pinakamatagal na isang buwan eh. 25 shooting days. Ito po'y mahaba. 60 shooting days ito eh. Na in-spread out in about 9 months or 8 months. At karaniwan po ng mga kuha ay 10 lugar. Iba-iba po. Iba-iba po. Meron po kaming sa Pagsanhan, gumawa po kami ng isang village noong 1800. Meron po sa Bagak, meron po sa Pila, meron po sa Taal, iba-iba po ang mga lokasyon na hinihingi ng script na hindi nag-exist sa Maynila, kaya naghahanap po kami. Sa mga lugar sa Apodilla. Sa mga iba't ibang lugar po. At kung wala naman, ginagawa po namin yung lugar. Gumagawa kami ng lugar. Nag-recreate kami ng lugar na hinihingi ng script. Mahirap po ang script na sinulat ni Cabian Benito Santiago. Opo. Ayun nga po na sa awa ng Diyos ay naging natapos. At pagka piniplay yung pelikula, alam mo, goosebumps. Totoo yan. Totoo every lang. Time na makikita kayo yung trailer, talagang it's either tatayo, balahibo mo, tutulo, luha mo. Pag napanood nyo po yung pelikula, baka tubukan yung pelikula. Kaya ko bang kailangan namin dalhin? Ano ang po ating asahan ng ating mga abay na nanonood ngayon, Direk, sa pelikulang ito? Maasahan ng isang kasaysayan na ginawa ng isang dakilang Pilipinong bumuo ng talagang Pilipinong pananampalataya. Maasahan ang isang mahusay na pagganap ng mga taong gumanap ng mga iba't ibang role. Hindi lamang po kukunti ang mga artistang narito. Napakarami pong artista. Ang bilang po namin, mga nasa 90-something na po ang mga artista. Siyam na po mga artista na may pangalan ang naroon sa loob ng pelikulang ito. Bukod pa doon sa mga kapatid na gumanap ng mga roles dito po. Marami pong nasiganap at lahat sila ay inspired na gawin ang pelikulang ito. At mahuhusay po ang pinagsama sa aming nasa production staff. Lahat po yung award winning rather. Si Roddy Lakap, si Matogper, si Egay Litawa, si Arman Reyes, si Julius Alfonso, si Bondi Guzman, yung aming musical director, si John Wong, lahat po sila ay award-winning. Meron na silang mga award sa kanilang mga field of endeavor. Gusto ko lang matanong kay Direk Joel, si Bella po, kamusta naman? Mahusay si Bella. Siya ang isa sa pinakamahusay na batang aktres sa panahon ngayon. At intelihenteng bata. Alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya kung ano mga instructions dapat niya gawin. At malalim ang kanyang paghuhugot ng emosyon bilang isang aktres. Bagamat bata pa siya. Opo. Direk, isang matapang na katanungan. Doon sa ginawa natin, itong ipapalabas na film, are we expecting? Pwede ba tayong mag-expect ng award para dito sa ginagawa natin pelikula? Dapat po. Dapat pong ma-recognize siya sa kadahilan ng... Ganun siya kaganda. Ngayon lamang po nakagawa ng ganitong uri ng pelikula. Siguro po kung titignan,
in the running po siya sa mga awards. Hindi po siya pwedeng ma-snub. Direk, maraming salamat po. Salamat po. Salamat po sa ibinigay niyo sa amin. Salamat po. Salamat po. Oo, at sana si Dennis at saka si sana Bella babalik si, mapunto. Oo, babalik si Direk. Kasama niyo yung mga lead stars. Babalik yata sila. Sila yata. Ayun. Ay, salamat po. Nila. So, mga abay, yung pinag-uusapan natin at ipinagmamalaki natin na biopic, Felix Manalo. Narito, panoorin po natin ang trailer. Salamat sa Diyos! Sa tulong niya ay patuloy ang paglago ng iglesia. Uy! Ang galing mo, Peles! Umahon ka na riyan. Lapit na ang ating pamamanata. Ganyan, Peles, ha? Lagi kang magdarasal sa Panginoong Diyos at Birheng Maria. Kung papayag ka pa siya, isasama ko si Peles at doon na siya sa Maynila pag-aralin. Doon sa aking destino ngayon sa Santa Cruz. Maaari po bang mayroon at mabasa ang inyong Biblia? Pag-aaral na muna ang pagtalagahan mo, iho. Pinatawa ko na ang Among Mariana para mabigyan siya ng sakramento. Pagpamahin po ninyo, huwag nyo pong bigyan ng sakramento ang nanay. Anong balak mo, Peles? At paano mo silang palalakihin, Aber? Tama na ang isa sa atin ang nahiwalay sa Inang Santa Iglesia. Magandang umaga po! Pastor Felix? Hihingi po sana ako ng pahintulot. Makadalo ako sa inyong anak. Bakit naman po hindi? May bagong tatag ng paaralan ng mga Presbyteriano sa Malate. Bakit hindi ka pumasok doon? The Bible is the only source to be relied upon in matters of faith and practice. Hindi ko pa rin matagpuan ang relihiyong lubos na sumasalig sa Biblia. Ngunit hindi maaaring walang tunay na relihiyon. Pananampalataya ang kailangan para maligtas ang tao. Yan ang nakasulat sa Biblia. Ngunit ang mga apostol man ay nagbautismo. Kahibangan lang ang sinasabi mo. Hindi ako nahihibang. At hindi kasinungalingan ang mga isinulat ko dito. Ang lahat ng ito ay bunga ng puspusang kong pagsasaliksik ng Biblia. Sino naman po lamang, mga kaibigan, ang tagapamagitan ng tao sa Diyos? Si Kristo lamang! Do you think we can easily give up what has been taught to us by the prophet of God? Yung mga ibang naging malapit sa akin nung sinabi, handa raw silang makinig sa mga sasabihin ko. Pero anong relihiyon ang ipangangaral mo? Ang Iglesia ni Kristo. Saan iglesia mo dadalo ng mga tatanggap sa ituturo mo? Diyos na ang bahalang magturo sa atin nun. Iglesia ni Kristo po ang inaaniban at tinuturo kong relihiyon. Pare-pareho lang ninyo kami niloloko. Dito po yan! Patuloy natin ang pagbasa. Diyos, ako ulit kami! Gusto ko lang manaman ay kung yung bang tinuturo mong iglesia ay nakarehistro sa pamahalaan. Nakarehistro ng iglesia, tingnan mo. It is confirmed the Japanese have arrived. Ang pagbuon ng isang samahan ng lahat ng Evangelical Church sa Pilipinas para posibre paghihiran sa inyo bilang opsyon ng plano. May iba pang higit ang kakayahan. Gusto nilang makuha ang loob ng mga mamamayan sa pamamagitan ng relihiyon. Mga minamahal, I told you not to speak! I did not receive my calling from you, but from God. Kapatid na Manalo, sumuko na po ang mga hapon.
sabay na nag-aabang niya na Felix Manalo The Movie October 7. Direk, baka gusto niyong invite lahat yung ating mga nanonood ngayon? Akin pong iniimbitahan kayong lahat para mapanood itong Felix Manalo. Buong pagpapakumbaba ko pong sinasabi sa inyo na ito po ay talagang inayos, pinagkagastosan ng Biba at ng Iglesia upang maipakita ang isang dakilang buhay ng isang dakilang tao. Dakilang Pilipino na bumuo ng talagang Pilipinong pananampalataya ang Felix Manalo. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat na panoorin niyo ito at tiyak ko po na i-enjoy niyo po ito. At marami po kayong matututunan sa pelikulang ito. Maraming maraming pong salamat. Maraming maraming salamat muli. Thank sa pagdalaw niyo po salamat. Sa taong bahay. Salamat po. Opo, maraming salamat po sa inyo. So, mga abay, asahan namin na kayo'y makakasama namin sa pananood niyan ngayong, ay sa Oktubre. October 7. Showing. Excited ako. Excited na rin ako na panoorin yan. At sana, ganun din. At alam namin, ganun din po itong ating mga abay. Babalik agad ang taong bahay. Marami pa tayong pagkukwentuhan. So, dyan lang kayo.